Hello, I am a Marge, and I am here for you. Kumusta naman ang unang linggo sa new normal na pasokang ito? Okay lang kayo? I'm sure okay kayo dahil kayo ang mga estudyante ng school year 2020-2021 ay masasabi kong tough and smart. Okay? So, ano pang ginagawa ko dito? Bakit ba nandito ako and I'm talking nonsense, right? Hindi naman. So, you're being kind. Anyway, ang dami-dami ko kasi natatanggap ng mga private messages sa mga dati, mula sa mga dati kong estudyante, sa mga estudyante ko ngayon, na mga nagtatanong ng mga bagay-bagay tungkol sa kanilang mga subjects sa school. And I really want to help everyone. I really want to be there for all of you. However, sa dami, minsan hindi ko na kayang masagot yung iba sa panahon na kailangan nila yung kasagutan ngayon. That is why naisip ko i-create ang channel na to para yung mga katanungan ninyo ay aking susubukan na masagot mga problema ninyo sa inyong mga ginagawa, mga nakakaligtong mga bagay na gusto nyo ng kasagutan na maaaring baka naman matulungan ko kayo. Kasi nga, ako nga si Ma'am Marge, Ma'am Try-It-ALL. Hindi ako si Ma'am Know-It-ALL kasi hindi ako ganun kagaling para alam po lahat ng bagay. Pero, naniniwala ako, pag ang tao ay porsigido, ang tao ay maporsige, gusto mong malaman ng isang bagay, gusto mong matutunan, posible yon. Kasi yun ang ginawa ko nung ako ay nag-aaral pa. Okay? At yun ang gusto kong ibahagi sa inyo dahil gusto kong matulungan kayo. Alisin ko ang salamin ko. Gusto kong makita nyo ang mata ko kasi gusto kong malaman ninyo na I'm sincere sa gusto kong mangyari, na gusto kong makatulong sa inyong lahat. Hindi ako makakarating sa mga lugar kung saan nandun kayo kasi bawal din. Bawal ang, alam niyo na, kailangan natin ng social distancing, kaya nga bawal ang face-to-face classes, lalo na sa mga lugar na, alam niyo, mataas ang cases ng COVID-19. Tsaka hindi rin ako pwede mag-tutor kasi pag nag-tutor, definitely, marami gusto magpaturo, face-to-face ang gusto. So, ayaw ko. Gusto kong pag-ingatan kayo, gusto kong respetuhin ang kapakanan ninyo na maaaring hindi ko masabi, baka ako ang makahawa sa inyo dahil baka asymptomatic ako or baka kayo. So it's just kaya ito na ang naisip ko na magandang paraan para makatulong sa inyo. So dahil na rin sa popular demand ng mga students na nagpa-private message sa akin, nagpapatulong sa mga ginagawa nila, itong channel na ito ay para sa inyo. So, paano? Paano ako makakatulong sa inyo? Ipapadala ninyo ang mga katanungan ninyo sa akin through this YouTube channel. Pwede kayo mag-comment dyan. Or, pwede nyo akong i-direct message. Iiwan ko rin ang aking Facebook account para pwede nyo akong padalhan ng mensahe through Messenger. Remember, huwag kayong matakot sa new normal. Bakit? Paulit-ulit na nangyari na ito sa kasaysayan ng daigdig. Marami nang pangyayari ng new normal. Mahabang sanaysayan yan at aking niyang bibigyang pansin sa susunod na mga videos natin. Aking share sa inyo para malaman nyo na, hindi naman pala nakakatakot ang new normal kasi noong panahon pa ng mga ninuno natin, dumaan na rin sila sa mga ganitong new normal. Ang dami ng new normal na nangyari, actually. So, sabi nga nila, sabi ni
isang magaling na writer ng isang libro na nabasa ko, sabi niya is, an investment in life is an investment in change. When you are changing all the time, you've got to keep adjusting to change, which means that you are going to be constantly facing new obstacles. That's the joy of living. And once you are involved in the process of becoming, there is no stopping. You're doomed, you're gone, but what a fantastic journey. Yon, tingnan mo pangako sa atin. Fantastic journey. Dahil ganun eh, di ba? Pagka yung isang mahirap na test, natapos mo, yung isang assignment na sa tingin mo na ang mga assignments na napakarami, or minsan sabay-sabay na activity, sabay-sabay na mga dapat tapusin, is a meet, pero nakaya mo. Ang sarap ng feeling, di ba? Ganun kasi yun. Mas maganda yung nasasanay tayo na mahirap ang sitwasyon para pag tumating ang time na makaranas pa tayo ng mas mahirap, ano na lang, slide-slide na lang siya sa atin kasi kaya natin, no? So, laging iisipin na 10% in life depends on what happens to us and 90% how we react to it. So, mas mahalaga kung paano tayo mag-react sa mga pangyayari. Hindi ako perfecto. Marami na rin akong naranasan na hindi maganda ang mga reactions na nagawa ko. Pero, pwede naman tayong bumalik. Pwede nating ma-remind ang sarili natin na, wait, 10% in life depends on what happens to me and 90% how I react to it. So, dapat ganito ang reaction ko. Paano ang reaction natin sa new normal of education na to? Let us embrace this. Let us be positive that this will make better persons out of us. At gusto kong iiwan sa inyo ang quotation by Isra Taft Benson, isang napakagaling na tao. Sabi niya, as you define your goals and plan for their achievement, ponder the thoughts. The past is behind, learn from it. The future is ahead, prepare for it. The present is here, live in it. Go for it. That's it. Go for it. And shine on, students of school year 2020-2021. Kaya natin ito. Okay? Direct message me and I will be here. Okay?